Okay, ladies and gentlemen, welcome to On The Rocks. Ako po si Jamie Wilson, ang inyong host ngayong gabi. May bagyo na naman po. So please, please, ladies and gentlemen, stay safe and dry. At sana po huwag masyadong lumakas ang hangin at ang ulan ngayong gabi. Kasi marami sa mga kababayan natin ay nahihirapan ngayon dahil sa pandemya at sa bagyong kakadaan lang sa atin. At ngayon may isa pang kasunod. So please, kung kaya niyong tumulong, please mag-volunteer tayo, mag-donate tayo. Magtulungan tayo. Kahit anong kaya nyo, napakalaking bagay po yan. Ngayong gabi po, sa show natin, ngayon, sa On The Rocks, signal number 3 din po. We have 3 amazing women who are also 3 amazing artists na may napakalaking contribution sa OPM at sa Pinoy Rock. Now, each of them are already forces of nature on their own. Pero kung pinagsama mo sila, yan po ay tinatawag natin na the perfect storm. So, ladies and gentlemen, please welcome Bayang Barrios, Cookie Chua, and Miss Lolita Carbon, ang Tres Marias. Yay! Hello, ladies. How are you? Hello, kamusta? Hello, Jamie. Kamusta, hello. Cookie? Hi, Bayang. Hi. Oh, we're gonna wait while Lolita tries to connect because parang malakas yung hangin sa kanila, malakas yung ulan, so malamang mahinang internet as usual. Kawawa naman tayo, no? Napaka-third world ang internet natin. Kamusta naman? Yeah. How's the pandemic been treating you? Cookie, let's start with you. How's life been during the pandemic? Syempre, nung una, sobrang nalungkot, na-depressed. Hindi muna na-depress, parang medyo na-shock. At tapos nagkaroon ng anxiety, medyo na-aburido dahil ang daming, syempre, na-cancel na shows. So, ganun. Tapos, parang bigla ako nagkaroon ng allergy na hindi ko alam kung saan ang galing. Allergy? Baka sa stress yun. Galing ba sa stress yun? Siguro. Parang bigla naka-develop ako ng rhinitis na, all my life, wala naman akong ganun. Oh, ngayon nga, I mean, a lot of people are getting anxiety nga. Ako nga, I got anxiety during the pandemic. I've never gotten an anxiety or panic attack before. Pero at least, I think everybody's going through that. But at least, I think it's getting better now, no? I think slowly, things are opening up and nakakahinga at least tayo ng konti. How about you, Bayang? How's the pandemic for you? Same kay Cookie din. Parang nawala. Parang nawala sa mundo. Parang nakatunga nga ka early morning pagising mo. Parang lahat ng araw ay pare-pareho. Nakatunga nga ka sa wall. Pero hindi. Kailangan mong magpadayon. You have to continue. Kailangan mong carry on. Para alam mo yung kailangan maghanap ng isang inspiration para meron kang magawa sa isang araw. So, ginagawa ko si Mayumi, yung anak namin ni Mike. Kailangan siyang kumain ng breakfast. So, kailangan kong magising at magluto para sa kanya. Parang ganun na lang yung ano. Sa simula at later on gumawa ako ng dahilan din para maging sane kasi kasi talagang sirang-sira na yung paligid at saka yung pakiramdam mo. Sabi ko sa banda ko, gawa tayo ng video, simula tayong matuto kung paano gawin, tapos i-post natin sa Facebook, maghihintay ng tulong, kung may mag-donate, kung wala, at least tayo mismo nahihil doon sa music na ginagawa natin, sa mga ginagawa nating, yung music video. So, yun. Kahit pa paano, naka-move naman forward. Yan ang interesting sa pandemic, no? Lahat tayo, we had to learn how to become sound engineers, lighting directors, makeup artists. We had to learn how to stream on our own. Yung pinakamalaking business ata ngayon sa during the pandemic is yung pagbebenta ng mga mic. Mga V8 na sound card, di ba, Cookie? Mga ayop yung benta ng V8. Alam mo, may kaibigan akong supplier ng V8. Una niyang nakita yung need para sa mga artists, di ba? So, bumili siya ng in bulk. At imagine,
Nakabili siya ng apartment. Nakabili siya ng apartment sa sales niya ng V8 na soundcard. Talaga? Oo. Kasama ko sa El Bimbo, si Joshua Cabiladas. Wow. Uy, ang galing naman niya. Ang galing. Tapos kasama, yung ginagawa niya, pinapackage niya lahat. V8, microphone, headphones, tsaka ring light. Para all-in na. Oo nga, wala ka na problema. Oo. Tapos, may tutorial pa siya. Na vlog, ano? Oo, ang galing. Ang galing niyang salesman. But that's what's nice, diba? Like, going back to Bayang, what Bayang said, I mean, even though our shows got canceled this year, moving forward, it's always good to figure out, I mean, this is just technology lang naman eh. And yes, we're separate, but the creation of music, or at least of being able to perform, is very healing talaga. I mean, dun ako nakahanap ng sanity when I put up my show, when I did videos with the Blue Rats. At least kahit papaano kumakanta pa rin ako, 'di ba? Napaka-important. Sabi ko nga sa banda, alam mo ba Jamie, sabi ko nga sa banda ko, hindi, huwag tayong huminto na gumawa ng ating sining. Kahit anong sining 'yan, you know? Yes. Kahit anong sining, inuman sining, pwede rin. ang daming lumabas na inuman eh. Wait, pero ako, alam mo ba? Hindi ako uminom for 4 months. Wow. Whoa. Nung start ng ano ng quarantine ng pandemic, para kasing baka hindi ko masyadong ma-control yung kasi nagiging emotion ang effect naman kasi pag nakainom ako, either naging emotional ako masyado, so medyo natatakot ako dun sa part na yun, baka hindi ko ma-control yung emotional part. Napansin ko nga yun pag nag-ano tayo, nagla-live, hindi ka umiinom. Ayan, so, there, Lolita's back. Hi Lolita. Yay Lolita! Yay! Can you hear us? Hi. Hi, I'm here. Okay. Yay! Grabe yung hangin dito sa ano. So yeah, what's up? We're just talking about the pandemic. How has life been? Ginawa ko sa pandemic. Alam mo, blessing sa akin kasi kung natuloy kami sa States with my band, doon kami inabot ng lockdown sa States. Oy, wow. So, blessing. At least you're here. You're with your family. You're home. Tsaka magulo sa States. Huh? Noong panahon na yon, magulo. Well, hanggang ngayon, actually, magulo pa rin. But you're doing okay. I mean, are you, you're still doing... Inabot siguro kami ng lockdown. Oo, yan ang mahirap. Like, may mga kaibigan akong naabutan ng lockdown abroad, you know, and they couldn't come home. And syempre, di ba, yung iniisip mo, yung family mo, yung friends mo, tsaka hindi lang yun, yung finances mo. Kasi... Oo, ang mahal nun. Ang mahal, di ba? I mean, dollars ang binabayaran mo doon every day. At wala kang support system doon. So, buti na lang you were here. But I think what the most difficult really is nung umabot sa atin yung lockdown, nung nag-lockdown tayo, ang daming kasing shows. Siyempre, lahat ng shows natin na-cancel, di ba? At ang daming nag-iisip na siguro mga 2 months lang to, 1 month lang to, umabot sa 8 months. Yeah. Grabe, no? Oo. At galing kami ng Sagada, March 8, nag-concert kami in Sagada, March 10, bumaba kami ng Nueva Vizcaya for another show. And then, pagdating namin sa Maynila, eksakto lockdown. Wow. Ay, buti, nakauwi ka pa, no? Then, we were supposed to have this tour in the US ng April, pero nakita na nila yung possibility na malabo. So, yun, nag-chain reaction na lahat. So, yun, tigil lahat ang pasada. Ang pinakamahirap para sa atin, sa akin, during the lockdown, hindi lang na-cancel yung mga show mo, pero na-declare tayong non-essential ng government. Doon ako na-depress. Doon ako na-depress. At saka na-depress. Yung wala kang SAP. Walang, di ba? Wala matatanggap. Wala ayuda. Oh, wala, I mean, no work. Hindi tayo kasama doon, ano? Oh, hindi. Wala. Samantalang, Jamie, isang katutak na benefit, di ba? Shows na kinakantahan natin for frontliners or ano. Tapos, yung mga musik. Naiiyak na ako pag nababasa ko yung mga posts na nagbebenta na ng guitar, nagbebenta ng instrument. Wow! Actually, may isang grupo na... Ako nga, meron isang producer.
Merong isang producer talaga ni-request na ibalik ko yung down payment. So, I did. Sabi ko, sige. Wala ang problema. Binalik ko. Kasi kailangan daw ng barangay nila or something. So, binalik ko talaga yung down payment nila. Kahit na nakapagbigay na ako sa band ng, you know, ng down din. Sabi ko, sige. Binalik ko. It's nice also when, I mean, during this pandemic. But the one positive thing, I think, in this pandemic, it's not only did we learn how to do the technicals of our, you know, the sound and the live stream, pero nakikita mo yung tulungan ng community natin eh. Yung, like what Cookie was saying, the efforts of all the artists and all the musicians from theater, music, dance, we're all doing live stream and fundraising concerts just to help each other. Yun nga yung Jamie eh, tayo yung nagpa-fundraising, pero tayo din ang nangangailangan. Hindi naman lahat ay may meron na lahat ng mga musicians or artists na meron. Kaya nga, parang, yun yung irony doon, no? Tumutulong tayo gumagawa ng fundraising. Eh, tayo din, kailangan natin ng tulong. Yes. Kaya, well, I mean, that's why fundraisings are the way to go. Pero ang masarap doon is walang hesitation eh. Kunyari, I've set up a few fundraisers and then you know you message people, are you available? Yes. Walang hesitation. Lahat, yes. Ilang kanta gusto mo. Yung ganon. It's so nice to belong to a community like that where we're all watching out for each other. And we're all taking care of each other. In one way or another. Yes. Pero yeah, maganda rin pag mag-fundraiser tayo para for ourselves, diba? Kaya nga, sabi ko, mag-fundraising na tayo para sa sarili natin. Correct. Para sa tuition, para sa Meralco, para sa... Ayan, diba? Para pang-beer. Oh, pang-beer, diba? At least tonight we have a liquor sponsor. Thank you so much, Liquor.Ph. Oh, yes. Thank you. Cheers, ladies. Cheers. Ang sabi nila, when it rains, it pours. Also the bread, you know? Ito, bread. Yeah. Thank you. Baka dos, gusto baka gusto yung palitan na yung pangalan niyo na Tres, yun, dapat. Masarap ang sarap ng Milo. Tayo na ang endorser. That's from Buenas, Panaderia. And that's so good. I mean, if you try, when you try it, Bayang, parang when ngayon I tried that, actually, when I tried gusto, the first time. Ngayon go, tigman, go. Kasi naubos na yung aking, naubos na yung aking pulutan. Nakain ka na ngayon? Yung pulutan, yes. Ako nilagay ko na dito sa mango, Ay, masarap. Ako din, andito na. Diba, Milo ba? Hindi naman na ako magpalit ng baso. Okay, so ladies, you know, so you three have belong, you have individual careers, okay? You have a following each individually of your own music, you have your fans of your own, you have a following of your own. And I've always been curious kasi matagal ako nawala sa eksena eh. Tapos nung bumalik ako sa eksena, biglang may Tres Marias na. How did your group happen? Ano yung kwento dyan? Trip lang? Noong 1942, pinanganak si Lolita. Si Cookie. 1980, loko lang. Hindi, kasi alam mo naman, Jamie, yung mga naniniwala kami sa, syempre, yung RH, Reproductive Health. Yes. Mga advocacy namin, tapos wala sila ganong budget, syempre, as usual. Daw na ako may V8 mo. So, nakikita kami lagi sa mga... Walang budget na show. Oo. Promoting reproductive health, of course. Yes. So, yun yung... Tapos, minsan naglokohan kami na, ano kaya? Ano? Mag-show tayo sa bistro. Tapos, di ba, Lolita, yun? Yung friend namin, ayan, parang pagdating namin kasi, sabay-sabay na naman kami natutugtog sa stage. Ayan ay Tess Marias. O, doon uh-huh. Na naugat yung ano. Doon si Marleya. And that's how it happened. So the RH bill, yeah, I mean, Carlo, my friend Carlo Sildran was a big supporter. Oo nga, si Carlo. Birthday niya kahapon. Oo.
In-invite niya kami, Tess Marias, para kumanta doon sa isa sa mga Manila projects niya before. Yes, I was there. I was there taking care of you guys. Yes. And then, nalasing na ako, sumayaw na ako, nakalimutan ko na mag-technical. Ang bait ni Carlo, sabi pa nga niya, may part 2 pa yun eh, sayang, no? Oo nga eh, yeah. But we're going to try to keep... Oh. We're going to try to keep that going every year. So, swerte kami this year na nagawa namin yung transitio. Pero maliit lang, syempre, kasi parang memorial lang. Pero next year, we're going to continue. Hopefully, this pandemic allows us to continue. So, it's all started with meeting up in your advocacy concerts and fundraisers. Yeah. And then, tinuloy nyo na. Kamusta yung mga first gigs nyo? Kasi interesting yung dynamic nyo eh. Tatlo kayong front ladies. Okay? So, who decides to sing what? Nagda-jack and boy ba kayo? Nag-uusap ba kayo? Nag-argue ba kayo? Sino yung primero? Sino yung harmony? Sino yung first verse? Diba? So, how does that happen? Ako, kumakain na ako, sarap. Ako personally, medyo ako, Jamie, personally, medyo na-challenge ako. Kaya nga, personally, medyo na-challenge ako. Siyempre, being the pinakamatanda, pinaka-senior, no? Pinakamatanda sa dalawang, sa tatlong babae. No, sabi ko, this is something new sa akin na kasi sanay ako mag-form ng band. I used to play with the band. I used to, di ba, you know, play with the boys, you know, ganyan. Lolita and the Boys, Asin, Nene Band, everything, Sulabama, ganyan. Tapos, nung pumasok na ako sa Tres Maria, sabi ko, wow, you know, and hindi man lang ako. So, wala, vocal group talaga. So, luckily naman, eh, siyempre, ang gagaling naman itong dalawang babae na to, no? So, wow. Talagang sabi ko, vocal group, yeah. Hindi man kami Birit Queen, pero yung to sing with these two lovely ladies, you know? Na nakaka-boost ng confidence, di ba? Ng, I mean, another challenge in your life na you have to do it, ganyan. And nag-enjoy ako. Oh. Well, I guess, I mean, that's important. So, hindi ka nag-enjoy. Hindi kayo tatagal. Hindi kayo tatagal kung hindi kayo nag-enjoy. Oh, di ba? So, on the road, so, syempre, may mga, marami kayong gigs. You guys go on the road, you guys go to out of town, gigs and all that. How is it traveling? I mean, you guys are so used to being in bands with men. How was it with the three ladies? May mga advantages ba yan? Riot kami tatlo. Nako, riot. Since ako yung bunso, ako yung laging naaapi. Eh, si Bayang. Mapapagalitan ako sa damit ko. Mapapagalitan sa itsura. Pero okay yun, kasi tama naman yung advice. Lalo na yan si... Pagsasabihin ako ni Bayang na mag-ayos-ayos tayo, di ba? May... Kasi nung start, hindi naman talaga kami nagko-coordinate eh. Pero tama din yung sabi ni Bayang na, of course, maganda makita ng audience na naghanda kayo para sa show. Kasi, di ba, kinukuha actually, tayo. Open naman tayong tatlo sa suggestion. Oo. Open naman tayo lahat talaga sa suggestions. I mean, di ba? Oo. Yun na-enjoyed ko rin kasi, hindi walang jealousy sa atin, wala, basta kumbaga tawa lang ng tawa, inom tawa, kanta, kain, ganun ba? Bayang, magsalita ka. So you never argue? You never argue? Ha? Huh? Away kami ng away? Wala akong matanda na naayos naman kaagad. Oo. Naayos. Ay, meron. Nag-argue tayo. Kasi normal yun, it's... Nag-overnight ako uminom, tapos sa swimming pool tayo nagkita.
Saan to, Cookie? Saan to? Pinsya ba yun? sa kina Richard Gomez na ano, di ba? Yun yun. Sa Leyte ba yun? Oo. Basta nag-aaway din kami. Meron naman kami ni Bayang, nag-aaway kami sa Davao. Gusto ko na mag-quit. Oh. Kasi paano, ano kami noon? Ako dinudugo. Ay! Ako naman, may sobrang problema. Munti kong maibugay yung RAM. Ayan. Pakilagay nga dito, rated 52. Before the menstruation, di ba, ang init ng ulo mo, si Cookie, sabi, oh, kakain ka na, Cookie, kakain na tayo with the band and ano. No, hindi, gusto ko makdo. Sabi ko, ano ka ba? Parang punong-puno na, napupuno na. Tapos bigla na lang pumuputok. Alam mo yun. Oo, tapos pero, ang pambawi niya, binigyan niya akong tsokolate. Ayun. Ayun ay, lang. Ay, Lolita, brown out ba dyan? Na-brown out pa si Lolita Carbon. Wala, malakas daw yung hangin. Malakas na yung ulan dyan eh. Kaya nga. Sa kanila. Bagyo ayan, talaga. So, pag Tess Marias talaga, bagyo. Bagyo. Kaya nga kayo yung signal number 3 ko eh. Nung umakit yung storm ngayon, sabi ko, bali wala yan. Signal number 3 ko tonight with you three ladies. So you guys can, if you argue naman, naayos naman. Kasi that's what I find about your shows when I've seen you, when I've watched you live. All of you have very strong personalities. All of you are divas in your own right. And the beauty of it, I think, when I watch you live, is that the friendship is there. Parang mas importante yung show, mas importante yung kanta. Jamie, sa tingin ko ano, alam mo lang kung sino yung pinaka icon or si alam mo lang kung ano ang weakness mo, kung saan ka. Dapat alamin mo lang 'yon. I think magkakaroon kayo ng ano, unity. Kasi ako alam ko si Lolita yung idol ko, sunod si Cookie. Kumbaga alam mo 'yon, hindi kami nag-aano eh, hindi yung ako magliga ko. Sige, pag nasa stage, ibigay mo kung sino yung nararapat doon sa entablado na yon. Hindi yung, kasi alam ko kung saan ako dapat ilagay. Or, di ba, Cooks? Alam natin yun. Hindi tayo, ako magaling ako. Ako naman yung number one. Ay, wala kami ganyan. Kadalasan niya, ikaw na kumanta. Teka muna, sasat muna ako dito. Ikaw muna. Kung pwede nga, sinulita lahat. Lolita, ikaw na lang. Alam mo naman. Ano ba, Lolita? Ikaw naman. Ganon. Parang ganon. So, pero kasi, namin, oo. Parang, kasi sabi ni Bayang, parang ano yun eh, parang sa akin, sobra kasing respeto ko kina Bayang at Lolita. Sobrang respeto, sobrang pagmamahal, na kahit nakainom ka, syempre, minsan, di ba, ma-out of bounds ka. Pero sa akin, hindi. Basta, alam ko na yung ano nun eh. Parang, palagi ko kung andun yung respect, trust, and ano, love. Walang ganyang power play. Kasi ang daming tatanong sa amin yan, di ba kayo nag-iiringan yung mga ganyan? Huh? But that's never. The thing, I've never seen that on stage with you. All I've seen on stage is the love. And yes, tama ka, Cookie. Ikaw na lang kumanta, magsashot muna ako. may mga eska po yung isa, di ba? Or nagpapasa. Pero I mean, the beauty of it is, I think your friendship and your talent shine so much on stage when I've seen you live. And really, the vocals, I'm just interested kasi in the dynamic. Parang when, and we're going to be talking about your EP. Okay? Pero paano yung mga... Sino nag-a-assign ng mga harmonies nyo? Kung sino yung first verse, sino yung second verse? And how does the band deal with you guys? Because I'm sure,
You know, you're in control. I mean, wala kayong script. Never ko nakita kayong may hawak. Kaya nga, ay kaya, ano. Diba? So, may set list ba kayong ginagawa or surprise na lang sa banda? Hirap na sa amin yung banda, sa totoo lang. Hirap. Yung banda kasi Jamie, nag-aati sa amin, ate Lolit, auntie Lola Cookie. Minsan eh, may set list nga, tapos biglang, ay, gawin natin itong ganito. Yung, huh? Teka, nag-text si Lolit, sabi oh, hala, nawala, nag-brown out sa aming block, pero bumalik na rin yung power sa area. Kung sana makapasok na siya ulit. Oh, yeah, we can just keep on talking. And of course, hopefully their power is restored because that's the scariest thing now with the bagyo. Kung wala tayong power, nako. Pero hindi alam mo sa akin talaga, sa totoo hindi to, wag kang bayang ha. Pero idol ko talaga siya dalawa, grabe para sa akin. Medyo sila talaga yung may grabe yung lawak, yung lalim sa musika. So parang usually tatango lang ako sa sasabihin nilang gagawin ko. Yun yung sa akin, yun yung medyo, that's my role in usually melody. Tapos maglalaro yung dalawang yan para silang mga henyo. Pag ilatag mo na yung melody, bahala na silang dumiskarte. So tingin ko naman tama yung sinasabi ni Cookie, yung respeto nga sa kanya-kanyang Ayan na ka na, Lolit. Lolit. Ay. Hop, oh, Lolit. Kumuha pa ng drinks. Nag-reload. Sa tingin ko nga, sabi ko nga yung respeto sa kanya-kanyang kung ano yung pinanggalingan na bilang artist. At saka, yun nga, ang sabi ko nga, wala yung iniisip na ako naman rockstar, ako si ganyan. Eh, kahit kay Lolit, hindi ko nakikita yun sa entablado. Nag-usap kami kung ano yung repertoire at magsasabi si Lolit, baka parang yan. Sige. Siyempre, si Lolit yan. Siya yung pinaka-icon. So, talagang nakikinig din kami. Hindi naman, grabe. Ay, ayan na! Ayan na. Hindi, based experience-wise, alam niya yung sinasabi niya. So, parang gagawin lang, ilalatagin lang ni kunari, gagawin yung set list, gagawin ganyan. Tapos, ang final, kumbaga, final countdown, si Lolita na yan. Siyempre, pag binaril niya yung mga kanta, ganun. Dinidiscuss din naman natin, di ba? Oh, hindi tayo discuss. Iinom muna kami. Yung discussion sa inuman. Flow na lang. Oh yeah, kasi minsan naman mahirap naman kung may gig kayo. I mean, all the bands, that happens to all the bands that I've played in at least. I mean, gagawa ka ng set list, tapos hindi rin masusunod eh. Parang guide lang naman yan eh, hindi naman stricto. Oo. Di ba? When I was gigging with Jun Lupito, my God, the set list would always change in the middle of the set. Minsan in the middle of the song. Yes. May iba yung song. But you're right. Depends on the flow. Depende rin sa energy ng crowd. Ano yung gusto ng crowd. Ano yung mood kasi nyo. Kasi kunwari, na-appreciate ko si Lolit. Di ba kunwari, may set list na kami. Tapos makita niya, malamya na yung crowd. Bubulong yun. Halika na. Magkapaligiran na tayo. Doon na babalat eh. Mabubuhay na yung crowd. So, parang laging may ganun, may mando sa gitna na makakabuti naman talaga. Okay, so before we discuss... he's there. He's back. So, before we discuss your EP, which I'm really enjoying, no? I just want to find out from you three ladies, each, when did you discover the pure joy of singing? Saan? Kasi lahat naman tayo, di ba, kumakanta sa bahay and all that. But when, naalala niyo ba yung moment na you told yourselves na, I want to do this. I want to be a singer. Naalala niyo ba yung moment na yun? Let's start with Cookie. Let's go with Cookie. Lagi pag-interview, tinatanong kung
ano mangyayari sa akin kung hindi ako musike, parang singer. Parang yun, yun kasi bata pa lang ako, kwento ng nanay ko, kahit sa mga bus. I want to be a singer. Kumakanta talaga ako yung, and tapos nag-apply ako magbanda sa Japan, high school pa lang ako, natanggap ako. Yun lang yung first and only time na pagalitan ako ng tatay ko kasi sabi niya, napapag-aral niya ako, tapos ang pangarap ko, kumanta sa Japan, di ba? Parang, so, early on, feeling ko grade school pa lang. Parang, nare-recall ko nga, may mga songs, ang hilig ko kasi kumanta ng standards. Naalala ko ng bata ako, pag narinig ko siya, iiyak na ako, kahit wala ka, di ba, ang bata-bata mo. Pero yung tagus talaga sa loob. Wala na naman. Kaya yeah, parang ganun. So, what do you remember singing as a child? Ay, ng bata, yung mga ano, mga Harry Belafonte. Favorite ng tatay ko yung ano, yung Chiquitita, yan. Yan yung mga una kong kinakanta kasi kinakantahan ko siya. So, mga Chiquitita, Blue Bayou, yung mga ganyan. Nice, nice. It's funny, di ba? Parang yung taste ng parents natin na nag-influence sa akin. Parang, oo, parang like sa bahay ko, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Bill Eckstein, o kaya Broadway. Kaya pumunta ako sa musical theater kasi sobrang Broadway yung soundtrack ng bahay namin. How about you, Bayang? When did you realize that you wanted this? Yung mama ko, I think mama ko yung influence ko sa pagkakanta. Kasi nung bata pa ako, remember ko, kumakanta sa church choir yung mama ko. 2 years old lang ako noon. Pinapatayo na ako sa case nung Pepsi. Yung soft drinks. Tapos binibigyan ako ng mga kasamahan niya sa opisina ng lollipop. Ginagawa ko siyang microphone. Ginagawa ko siyang microphone. Tapos yun! Kasi kakanta ako, tapos may lollipop. Ang sarap-sarap. Eh, hindi ako nakakapag-ano nun ng yung R at saka S. Tapos idol na, nung time na yun, walang TV sa amin. Isang bahay lang yata ang may TV doon, tapos bateryado pa yung power. Isang bahay lang ang may TV doon. Tapos transistor radio lang, si Nora Honor yung naririnig. Once there was a love, deeper down in the ocean. Once there was a love. Masaya na ako nun kasi binibigyan na nga ako ng, yun yung parang joy ko, yung may lollipop. Oo nga. Diba? So, yun yung natatandaan ko nung bata ako. At, paano ba siya nag, ano? Kasi gusto kong magmadre. Wow! Wow! Really? Palagay ko, pagka nagmadre ka, natiwalag na yung Catholic Church. ikaw na talaga yung ano, the Antichrist. Okay lang, sama-sama. I will join your church, Bayang, if you became a... I will join your church. Na-realize ko nga eh, nung nasa ano ako, formation center, ano ba to? Every hour, nagpe-pray. Sabi ko, hindi ko yata kaya. Umalis na ako. doon ko nakita si Joey Ayala. So, doon ako na-discover ni Joey nung college ako. So, pag siguro, I think, pag meron, yun talaga yung para sa'yo, doon ka pupunta. Kahit anong tago mo. Yes. I-pick upin ka doon at ibabalik ka doon. Kahit anong sinabi ng parents mo na kagaya ng, I mean, in my family, natakot lahat ng parents, yung parents namin, natakot sa idea na lahat kami naging theater artists. Artists. So, nangyari sa amin, one night, nag-meeting kami, nag-family meeting, tapos nagpresenta yung mommy tsaka daddy ko, wala ba sa inyong gusto maging doktor, maging engineer, gusto maging accountant, kasi we'll pay for your tuition, we'll pay for your education, lahat kami nag-no. Kasi gusto namin to. So kahit saan ka talaga magtago, mahahanap ka talaga eh. We have a question here from Edgar Zafra. Are there any new artists of today that you particularly like? Kasi I mean, we like listening to the old stuff, no? What's the newest artist that you listen to? Si Lolita, si Lolita.
Pinapasya mo na naman, Jogi. Are there any new artists that you like, Lolita? Alam mo naman ako, ano eh. Ako lagi akong bumabalik lang talaga sa ano eh. You know, yung basic, yung mga ganyan. And then, well, entertain naman ako. Magagaling na naman kasi ngayon ng mga new artists. Well, siyempre, blessed sila to have this technology. Yes. Diba? Yung panahon namin, naks talaga yung panahon namin. Wow, talaga, men. Walang karaoke, wala lahat, diba? Like, for example, when I was once a singer sa isang band, you know? That was when I was 17, ganyan. Pagkakanta ka, you have to listen to the lyrics and then you memorize it. Oo, you memorize it. Kasi hindi mo pwedeng babasahin and then you sing it with the band, you know? Kasi bago pa ako maging folk singer, kumakanta ako sa isang band, you know, in Quezon City, ganyan, ganyan. Hindi alam ng parents ko, ganyan. Tumatakas ka din. Tumatakas talaga ako. Tumatakas ako. One time, nahuli nga ako, naka-uniforme pa ako eh. I was singing sa Luisa and Sons, you know. Hindi ka pa pinapanganak nun nata, Jamie. Luisa and Sons. May ganyang bar? Sino ba naman na nagtatayo ng bar na Luisa and Sons? that was a very... Tanongan mo, alam mo yung Luisa and Sons, very famous yon na isang restaurant. Pero may full band yon na everyday tumutugtog. So, nabalitaan ng father ko, pinuntahan niya yung Luis and Sons. Nakita niya ako, nagja-jam ako, I was in uniform pa. And then, makikita mo yung mukha ng tatay ko na talagang words, no? Words na masakit sa tenga. Buti na, talagang kung pwede lang niya ako hilahin, nag-ano naman siya. Sumama na lang ako pa uwi. yung mga ganon. Naku, that happened to be also my dad. My dad wanted me to be a politician. Like him. Oh, di ba? And then, tapos sinasabi pa niya kan, Jamie, huwag ka na lang mag-combo. Combo pa yung tawag, di ba? Bakit ka mag-combo? Magpagupit ka nga. Diba? Huwag ka na mag-combo. Sumali ka na lang sa ano, sa akin. Sumama ka sa akin sa munisipyo. Eh, ayaw ko. And then the one time I remember my dad, because my dad used to also, pinagbabawalan niya ako lumabas. So, tumatakas din ako sa bahay para tumugtog with sila June and, you know, to see Coco Jam. Oh, and the one day na natuwa siya sa akin, nung yung kaibigan niya pumunta sa gig namin, sa Fire and Rain pa ata, sa Pasay Road. May kaibigan ng airpod ko, tapos nabalitaan ng airpod ko, galing mo pala kumanta. So tinatanong ng airpod ko, anong combo yon? Biglang naging legitimate kasi galing sa kaibigan niya. Combo? Kasi galing sa kaibigan niya. Combo, eh. That's the term before, di ba? So Lolita, can I ask you a question? I asked this already, Bayang and Cookie. When did you decide? I mean, you know, your father was pulling you out, naka-uniforme ka pa and all that. But when did you discover the joy of singing? Ako nag-enjoy naman ako since maliit pa ako. Kasi there was a time na kinwentohan ako ng mother ko when she was still alive na pag dinadala nila ako sa probinsya, no, naglalaro lang daw akong mag-isa sa bukid. Naglalaro ako and then kumakanta daw ako na kahit anong... Babi! Bakit, babi? Naginulat mo kasi, babi? Yun, grabe yung bodyguard ko rito talaga, oh. Babi yan. Yun, narinig nila ako kumakanta ako kung ano nakikita ko. Yung ibon, lumilipad, may tono, talagang... kinakanta ko daw kung ano yung nakikita ko. And then, sasabihin ng lolo ko daw, tumahimik kayo, kumakanta yung apo ko. And then, everybody will listen. And then, maya-maya, lahat sila nag-iiyakan na dahil nakikita nila ako kumakanta na kung ano-ano kinakanta ko. Wow. Ganon. And then, yun, basta,
Hindi ko naman ini-expect na talaga magiging career ko to kasi hindi naman talaga ganun kaganda yung boss ko, pero marunong lang talaga akong kumanta. You know? So, ganda kayo ng boss ko. By nature, I'm ganda. Sorry, I have to disagree, Lolita. Ang ganda-ganda ng boss ko. Ano ka ba, Lolita? Ang ganda ng boses mo. Hindi ka lang masyado marunong kumanta. Ano? Ano, okay? Hindi, basta, hindi nga yan eh. Hindi, basta nag-enjoy lang ako kumanta. I think that's half the battle, di ba? Kung hindi ka nag-enjoy na kumanta, de, why pursue it? And the beauty of it, I mean, like, so I want to discuss like your EP now because it's been making me cry for the past 3 days because it's such a beautiful EP. I'm so thankful that it's on Spotify. So na-access ko pa. Ang anim na kanta, I want to go track by track and ask you what made you decide on these tracks? How did you write these tracks? Let's start with Wika, which I love. Because ang message para sa akin ng Wika, napaka-importante kasi Inglesero ako eh. So, tawa ko ng tawa when I first listened to it. And then when I kept on listening to it again and again, it's so important. Napaka-importante para sa akin kasi... Yeah, I mean, if you see me out on the street, I mean, hanggang ngayon, natatawagan akong Hey Joe, eh. You know, kasi mukha akong foreigner. And napipikon ako. Pero how did Mika come about? Bayang. Oh, Bayang, ikaw na yan. Paano ba pumasok ang Wika? Actually, Jamie, hindi kami yung gumawa ng Wika na song. Ginawa yan ni... Sino nga yung gumawa niya? Oh, si Bayang. Si Wally. Wally Gonzalez. Hindi. Hindi Wally. Hindi si Wally. Fake news! Fake news! Si Mike Villegas na kayo isa. Bobby. Biglang siguro. That's not written by Wally Gonzalez. Kasi that is right. Alam ko yun. Basta lagi nasa utak ko dati pag pinapumote. Ano yan? Ba't kayo nag... Yung Wika. Sino nga ba gumawa si Mike Villegas na kasi Ricky Gonzalez ba? Ricky Gonzalez ko. Ano na? So what made you choose this song to do? Sa daming nangyayari kasi ngayon sa 'di ba sa ano sa social media kung ano-ano yung lumalabas na mga words at na yung iba nga nagiging na-adapt na natin na yun, naiintindihan natin. Pero parang sa amin kasi inisip ko, especially sa akin, parang pwede tayong mag-explore. Pwede tayong ma-explore ng kahit anong language. Pwede tayong matuto ng kahit anong lingwahe sa ibang bansa or kahit ano. Huwag lang natin kalimutan kung ano yung pinanggalingan nating wika. Yun lang yung pinaka ano, para sa akin. At maganda naman na narinig namin tong song na ito ay parang nag-swak doon sa kung ano yung gusto ko, yung paniniwala ko. Parang nag-swak doon. So parang, okay, maganda. Sige, gawin natin. Yun. Yun lang yung pinaka-ano doon. Pero ano yun, di ba? Contest piece ni Mike. Tapos sino nga bang nag-interpret? Si Dong Abay ba? Si Dong ba? Hindi yata, Pooks. Fake news ka doon. Kusas ako man ako. Pandemya. Para may alternate reality na ako, hindi ko alam. No, I think Wika is such a beautiful song. And it really, tama nga yung reminder ng don't forget our own. Don't forget where you're coming from. And it's very important, I always tell myself, if you don't know where you're coming from, then you don't know where you are.
If you don't know where you are, then you don't know where you're going. That's why parang I feel like as a culture, medyo lost tayo kasi hindi natin maraming mga bagong movement ngayon kagaya ng Philippine X na naghahanap sila ng mga identity, yung mga Phil-Americans, yung mga Filipino raised in America, naghahanap sila ng mga roots nila and all that. Pero kahit na tayo, dito mismo sa Pilipinas, naghahanap pa rin tayo ng roots natin eh. And we tend to forget because we're so influenced by Western music, by Western culture, that we forget. But what do you think is the Filipino culture, Bayang? Because it's so loose. Eh. Walang makaka-define. Ako para sa akin, yung kung masasabi kong Filipino ako kasi mas masarap yung adobo ng nanay ko kaysa sa recipe ng nanay mo. But what do you think can define our culture? Para sa akin, ano? Kung ano yung experience natin sa kung ano yung nakuha natin, sino-sino, kasi ang dami nga. Oo nga, ang dami. Diba? Ang daming so, influence eh. Kung ano yung bandag dumagdag doon, yun yung nabuo sa atin, yun yung kultura natin. Diba? So para tayong halo-halo. Halo-halo tayo. Pero kasi like halo actually mixed culture tayo. And I think that's what makes us unique because as Filipinos, we have so many influences that the way we put it together is unique. Yes. And I think that's what halo-halo talaga. Ako, lumaki nga ako sa ano. Yung father ko, ang barkada niya puro musikero. Yung mga tumutugtog sa Rojas Boulevard before, pumupunta yan sa compound namin pag birthday ng tatay ko. And you know what? Ang kinakanta nila Espanyol, may mga gitara sila, yung mga Rana style. Yun yung inabot ko. Kakantahan nila yung tatay ko kasi friend nila, hindi musikero ang tatay ko, pero ang barkada niya, puro musicians. Mga old-timer talaga. Oh, so sabi ko, so yun ang kinalakihan ko, no? Tapos sa kanya ko narinig yung mga party page, yung mga kasi meron mystery, yung plakang malalaking ganyan, mga ganun. Oo. At tuwan-tuwa ako hanggang ngayon, very vivid pa sa akin. Pero iba rin yung ano eh, meron din kasi, ang dami rin kasi mga communities ng mga katutubo na buo pa rin yung kanilang kultura. Yes. Maraming communities dyan na, although open sila na mag-adapt dun sa kung ano yung nangyayari sa paligid, pero nandun pa rin yung, buong-buo pa rin yung paniniwala nila dun sa kultura. At yun yung nakakaano doon, naging makulay doon. Kasi pag alam mo kung ano yung base mo, yung base mo, hindi ka talaga kahit anong bagyo yung darating, hindi ka pwedeng madadapa. Hindi ka pwedeng tanggalin doon. So tingin ko yun yun. Marami tayo eh, sa Pilipinas ang daming mga katutubo, ang daming communities ng mga katutubo na buong-buo pa ang kultura, buong-buo pa ang kanilang pinaniniwalaan. Mm-hmm. Pero marami, syempre, kasi may TV na, may mga cellphones, may mga pumapasok na rin sa kanila. Pero dahil sa buo yung kanilang paniniwala dun sa kanilang kultura, yun. Hindi sila nawawala. Marami rin. Ako, nawawala na ako sa aking, ano eh, sa aking komunidad eh. Pero parang sa akin, kung ano yung music ko, yun na lang yung pwede kong ma-share sa ating, sa aking pinanggalingan. Parang yun na yung ano ko. Contribution ko sa ganon. Actually, magaling man mag-adapt talaga ang Pinoy eh. Very versatile lang ang Pinoy. Magaling mag-adapt ang Pinoy, actually. Ang totoo lang. Yeah, we're the best. I mean, if you go, whenever I travel abroad, papasok ka sa bar, di ba? Minsan naglalakad ka lang sa street, tapos kung may mininigang banda na may live band na tumutugtog, this has happened to me in Singapore, in Hong Kong, you know, everywhere I travel. Kung may narinig ka lang na tumutugtog, parang Pinoy yan eh. Oh. Sa lahat ng cruise ship, Pinoy yung banda eh. And the beauty of it is that I think we've been able to take all the Western influences that we have. I mean, from the Spanish times to the American times and all that. And I think we've made it our own.
Kagaya ng sinabi ni Bayang, yung experience natin ang naglalagay ng uniqueness sa sa music. So I'd like to go and talk to my talk about my this is my favorite version of this song. Bakit ba ganyan? Ay. Nakaka-in love ang song. What made you decide to do this song? This was written by this was first written by Dina Bonnie. Am I correct? Yeah. Pero ito yung paboritong version ko. Ang daming version eh. Ang daming version, but your version is my favorite. So what made you decide to do this song? Hindi kasi another thing, it's nag-explore lang kami uli, you know? Nag-explore lang kami uli. Being a, kasi 'di ba yung album, may kanya-kanya kaming piyesa. Na may kanya-kanya kaming choice ng piyesa, ng choice na sige, yung katulad yung ginawa ni Bayang, yung ano nga ba yun, Bayang, yung kung tayo ay magkakalayo. Choice niya. Si Cookie rin. Ito, gusto kong gawa ng version to. Ako naman, ganun din. Sabi ko, sige, parang type ko yung bakit ba ganyan. Pero gusto ko, well, andyan sa akin yung dugong blues, no? Ganyan. Yes. Sabi ko, konting blues na lang ito. With Mike Villegas, of course, no? So actually, nung una, nahirapan din ako. Kasi mahirap kumanta ng blues. I mean, talaga, mahirap na kung hindi, kung hilaw rin lang. Well, kung mag, di ba? Anyway, pero talagang sana nabigyan ko nga ng magandang version. And I'm happy naman sa ginawa ko. And with the approval of dalawang magandang babae na ito, sabi nila, okay. Siyempre. E pa, paano na kailan mo tinatay na emperador? Naka-emperador ka na eh. Naka-dos Maderas. Nakailang bote? Yan mo yun? Nakailang bote? Grabe ka naman, Cookie. Ikaw talaga, Cookie, ang. No, but I think the blues arrangement and the way you sang it. I mean, yeah, Lolita, singing the blues is hard pag wala kang experience eh. Kaya mahirap kumanta ng blues pag hindi mo pa naranasan yung broken-hearted ka, nung iniwan ka ng, you know what I mean? Kung wala kang experience, mahirap kantahin. But this is the best version and the best, I think, arrangements for it because it is a blues song. Thank you. It is a blues song. And it was his idea. It was his arrangement. And sabi ko, wow, okay. Si Mike genius. Can you imagine? Si Mike, eh. Oh, yeah. Can you imagine? Nung finorm pa namin ng father niya yung Nene band, si Mike at saka si Angelo, nag-aaral pa sila, no? Nakakatuwa. And then talaga. Tapos, yan. Tapos, hanggang naging colored red for a while, si Mike, ganyan. And I met Cookie, ganyan. And then, biglang si Mike na yung gumagawa ng arreglo. Nakakatuwa, you know, from his father. And then ito, anak naman. Di ba? Kaya sabi ko, wow, talagang yung ikot ng, di ba, no? Yung ikot. Sabi ko, ang galing talaga. That's my favorite version of all the versions I can discover on Spotify. That's my favorite. Yours is my favorite version. Ako din. Thank you, Jamie. Ako din. Nasa permanent playlist ko na yan. O, so pumunta naman tayo sa kung ayaw mo na sa akin. So, kanina yon. Yon. Kung ayaw mo na sa akin. KX. Ang sakit eh. Ang sakit ng kanta. X daw niya si Gary Granada. Aray ko, ayoko nang minum. Naging mag-boyfriend daw sila ng 3 hours. Hindi naman. O, ilang nights? 12. Ang ilang nights din yun? Docs. Nights lang. Ilang nights? Baka sabi rated 82. Hindi. Okay, pwede ko yung kwento? Ikikwento. Okay. Alam mo. Kasi si Gary. Ang alin? Si Gary. Hindi yung love life mo. Ikaw mamaya pa yun. Pero si Gary kasi... Sobrang crucial siya sa Tres Marias. Actually, si Gary Granada ang pang-apat na Maria. Diba? Kasi nung, yung recording deal namin, nangyari yun because may offer yung Curve na magsusolo album ako. Tapos yung project ko dapat, all Gary Granada songs. Yun. So binigay ni Gary na libre, pero biglang napag-usapan namin ni Gary. Sabi ko, pwede bang
pwede bang Tess Marias na album na lang ang... So, kinausap ko yung Curve, sina Sir Siso Chan. Di lalo silang, ha? Kaya mo ba i-imbita si Lolit, si Bayang na... Sabi ko, oo. So, yung solo project ko na shared na naman, naging Tess Marias. Kaya si Gary ang nag-pave way na i-ano yun. Siya talaga ang ano namin. O game, love life na. Thank God for God. Wow. Patay pero alam mo, umiksakto yung mga verses, ha? Umiksakto yung mga verses. Yung verse na napunta sa'yo, eksakto rin, eh. Kaya, parang magic, eh. Ayaw mo, wag mo. Kaya nga. Well, that's why it's such a beautiful song and perfectly done because nasawak yung mga verses. At saka si Gary, sa akin, parang ano na yun ni national artist. Parang si Lolita Carbon. Yes, agreed. So let's not name names. Oh, well, too late. Exacto yung verse niya. Ay, naku, Jamie, hindi pwede yan sa Tres Marias. Talagang mahal. Naku, binigyan niyo pa kami ng dos, ano? Naku, Diyos ko. Oo naman. So hey, Loli, pwede ba phone-in question? Kring. Naging masaya ka ba sa pagsasama na iyon? Naku, huwag niyo nga matanong-tanong yan si Cookie kung ano na naman sa sabihin mo. So when you were recording this and the landing, are you talking to me, Cookie? All of you. Hard to sing? What is emotional to sing? Ano yung si Cookie, feeling? Emotional kay Cookie yun. Nasaan si Cookie? Emotional kay Cookie. Umalis, no? Sinasa yung question, tapos umalis. Emotional sa kanya yun. Sa atin lang to. Yeah, available on the internet forever. Sa atin lang to. So, but I think that's the beauty of this song, where it's sung with so much heart and with so much soul. And I don't know the backstories of the verses, kung saan lumanding yung mga verses. I don't know the backstories of this. But it really felt like, when I was listening to it, it really felt like it was coming from a deep place. So ano yung deep place na yun? Ang ano? Di ba, Cooks? Yung verse, yung stanza mo. Mas guwapa ako sa iyo, sabi mo. Moving on. Daya mo, Cookie, pinasa mo yung question, umalis ka, tapos pagbalik mo, moving on na. Hindi, pero alam mo, Jamie, grabe talaga, kasi nakakaaliw yung kanta na yun eh. Hindi ko nga, parang, nung narinig ko yun, di ba, parang para gawa ng version ng Tres Marias. Yeah. Very empowering kasi parang, yung babae naman na, parang, wag victim mentality, di ba? Walang yes. Victim mentality dapat. Parang, may power ka para, ano, para desisyonan ang mga bagay-bagay sa buhay mo. O, di ba? Pero hindi naman ako nag-desisyon nun eh. I think that's also part of the beauty of the song is that it's also from the perspective of the woman that is not a victim. Yes. That you have the strength of your convictions and the power to make your own choices, which I think is so important. That's why the three of you being united is so important, at least to not only to Philippine music, but I think to womanhood. Uy, bakit may train? Hindi ko alam. Sound effects mo yan, Kuki. Hindi. Lolita, nasa tabi ka ba? Sino ba nasa tabi ng relit? Si Lalaro yan si Lolit. Naglalaro. Hindi. Yun yung may nag-text lang sa akin, yun yung turo. Ano naglalaro?
alam ko yung tunog na yan. Yan yung tunog nung boyfriend mo na isa. Ayan, pag nasa tour tayo, pag yung tutunog eh. Ay, sorry. Okay lang yan. So with the women empowerment, definitely. It's so important. And I don't understand why, because here in the Philippines, diba? I mean, I grew up in a family full of women. I mean, I'm the only boy. So I was always raised that the women were always bunso ako eh. Only boy ako pero bunso ako. Galing ano, James? The women were always in charge. So nung nag-encounter ako ng mga ibang kaibigan ko na parang, no, the women should be in the kitchen, the women should be in, you know what I mean, in the background. I was always like, huh? Not in my house. Because they're in charge. Yes. I grew up, ako yung nagbubuhat ng grocery, ako nagbubuhat ng mga ng school bags nila, ako yung binubuli nila. Where women were always in charge. And that's why I love like my sister Monique's advocacy is also with Gabriela. Ay, oo. Lagi namin nakakatan si Monique. Oo. And I really appreciate that. But I don't know why it's such an issue, because really, I think the men or the Filipino man only wants the illusion that he's in charge. But he doesn't really want to be in charge. Ako happy ako na bigay mo lang ako ng illusion na I'm in charge. Pero yung decision, babagsak din sa misis ko eh. You know what I mean? It's just gonna go back to that. And I think that's what the song really highlights. Let's go into kung tayo'y magkakalayo. That is such a heartbreaking song. Yeah, and, so ang ganda nun yung. Very nice. So, ang lungkot ng song. Tayo'y makakalayo. But what led to the choice of hindi namin yung kanta. Kasi ganyan sila lagi, Jamie. Pag tutugtog kami, syempre, hindi nila pareho memorize. Titingin sila sa akin ng ganyan, no? Parang kailangan memorizing ko. So, Ikaw yung teleprompter. Hindi ba kung iisipin mo, ako nga yung pinaka umiinom at saka hindi makamemorize. Tapos, ganito pa itsura. alam mo, yung kinuhaan ko ng inspiration during the recording, yung mga ano, OFWs. Na, yung malayo sa atin ng mga nanay, tatay, anak, aunties, na malayo sa atin. Yun yung nasa isip ko. So hindi siya love song sa atin. Yes. Yes. So yung interpretation ko is kung yung mga mahal natin sa buhay na nawala sa atin na malayong-malayo. Lalo na sa pamilya. Yun yung during the recording, yun yung kinuhaan ko ng hugot. That was the inspiration for it. That was the feeling behind it. That's true. It doesn't sound like a romantic song, but when you think about it, I'm not an OFW. I don't have any relatives that are OFWs, but I can imagine someone, your family or your parents being away, and it's from their perspective. Para they can support their families here. And really, the OFWs are our first hero. I think, mga heroes natin, because they're the ones that are actually not only nagpapagalaw ng economy natin, but imagine they can afford better education for their children, a better life for their children, but at what price, di ba? Kasi may experience ako niyan, Jamie, eh. Nung pumunta akong New York, nakatira ako sa isang OFW. Naglilinis siya sa mga bahay. Ang dami niyang susi. Wow. Ang dami niyang susi sa bahay-bahay. Pumunta siya doon. Tapos doon ako nakatira sa kasi hindi naman kami yung mga alam mo yun, pag nagtutour up abroad, hindi naman yung ako, like, hindi naman sa mga hotel na punta eh. Na nilalagay kami sa mga sa families. Ako, napunta sa isang
ano na siya eh, mga 50s na siya. Tapos ang dami niya. So sabi ko, bakit ang dami mong suit? Ang liit lang ng room niya. Liit ng room niya sa Europe, sa Netherlands. Tapos, sabi niya, kasi ang dami kong nililinis ang bahay. Tapos, sumama ako one time. Kita ko kung paano siya naglilinis. May pagkain na. May pagkain para sa kanya. Nilagay niya sa ano. Kasi mabait siya eh. Tapos meron siyang, meron nang, nandun na yung pera para sa kanya. Tapos, tinulungan ko siyang magplansya. Sabi, Bayang, hindi ganyan magplansya. Dapat, pinakaano yung sa, yung nakikita. Yun yung, lalo na sa mga lalaki. Ito, sa kwelyo, at saka dito sa, so anyway, yun yung, iniisip ko yung parang, ang dami-daming, akala mo, ang ganda-ganda ng buhay nila doon. Nakatira sila sa maliit na room lang. Pero, ang sabi niya, may bahay siya dito, nakapagpatayo siya ng bahay. Yun yung irony, no? Yung katira siya sa maliit lang na room, tapos, pero, yung mga relatives niya, nandun sa bahay na malaki, nanggaling sa sweldo niya. Pero, naglilinis siya doon sa mga bahay-bahay. Ang daming susi. So, yun yung kinanta ko yan, yun yung nasa isip ko. Yung mga kababayan natin. Yan yung tribute natin to our OFW heroes. Hindi lang siya, hindi siya love, hindi sa akin parang hindi siya love song lang na parang sa love song sa mahal mo sa buhay na mahal mo na wala sa iyo. Mas more on universal yung tingin ko doon sa pag-interpret ko doon sa song. All right. That gives a whole new dimension to listening to the song. Okay, so paano naman tayo dumating sa Ayoko na Sa'yo? Ay! Yung Ayoko na Sa'yo. Ako nga yung pinakamababaw dyan eh. Teka lang. Oh. ang dami mong bitbit ha. Kung ano-ano na. Hindi. Sa totoo, kasi minsan, parang laging kino-comment pag kumakanta daw ako, laging marumdob, laging seryoso. So, parang si Mike, pagka nung kino-coach siya, gusto ko lang siya gawin sana yung idea ay maging malambing, parang ayoko na, parang mapaglaro na kanta. Light na playful lang. Pero, yun lang. Ewan ko, parang, kasi ang nung nag-meeting, ano ba yung pinaka pangarap mo ma-record sa at this moment. Hindi ko naman alam na passive, alam ko yung copyright ng swing. Gustong-gusto ko taga i-record yung swing ng BST. Kaya alam ko medyo madugo yung copyright nun eh. So, correct. Isa din sa mga gusto kong i-record yung Ayoko na Sa'yo. So, at empowering din naman, di ba? Parang, yun lang. Parang, okay. Sa kanilang galing dalawa nga. Kung hanggang, ayaw mo na sa akin, naging Ayoko na Sa'yo. Oo. Kasi si ano yun eh, si Anthony Castello ba yung sinong tinakot mo, di ba? Parang ano siya, parang lalaki ang kumanta niyan eh. So parang gusto kong gawa na parang lalaki. Hindi, that's diba, parang, hindi, yung Ayoko na Sa, hindi yung nag-interpret. Parang ano siya, di ba? Lalaki yan. Di ba si yung sinong... Ray Valera song yan. O, composer. Pero yung pagkakanta ni Anthony Castello ba yun? Para... Okay, teka, fake Google news. Hindi, pero sabi ng kumanta niya. Teka. Ayan. Kaming dalawa talaga ni Lolita Carbo ng ano dyan. Kasi di ba parang lalaki. Teka lang, ayoko na sa'yo. Si Ray Valera nga yan, Cooks. Oh, not Ray Valera. Hindi, Ray Valera. Composer. Talking about the voice who interpreted Paul it. Paul Enriquez. Ayun. Paul Enriquez. Oh, okay. So, hindi Anthony Costello. Aha! Hindi. Tapos parang tinamaan ako dun sa lalaki yata ako, di ba? Parang... So parang gusto ko parating na, bakit? Babae din naman kami, ah. Parang, di ba? So parang ganun lang. Tama. Wala naman talagang no, but it's really nice. It's really nice to hear, okay, it's really nice to hear you sing a playful song. Because yeah, that's true. You always sing something serious. You always sing something deep. And it's nice that the sense of humor comes out because you have a terrific sense of humor. Kahit na fina-fake news kami, mo kami ngayon.
Okay lang. Hindi, malilimutin na talaga ako. Hindi ko ba alam nangyayari sa akin. Okay, so let's go into the last song of the EP, which I think is, I think that should be an I think that should be an anthem. And the song is Sana. Mm-mm. And that is just the most beautiful sentiments that I've heard. And it's so relevant. I mean, your EP came out in 2012, if I'm not mistaken. Ay, hindi, 2013? Ay, di ko na alam. Oh. Hindi. I don't remember. Oh, I will check. I will check. Google. So, I mean, but the sentiments of Sana is so important. I don't think it's even more important than it is today. Oo. Because sana'y pag-ibig lang ang iniisip natin lahat. It's so important today because, uh-huh, I mean, now with social media, with political divisions, with people who are very opinionated, and sometimes I feel like the negativity, especially online, kasi lahat tayo online ngayon kasi hindi tayo makalabas eh. The negativity online needs a song like this. Ito yung wish ko sa universe eh. Ito yung dream ko sa universe, itong kantang to. Na para sana talaga ang pag-ibig ang lang iniisip natin. Hindi yung negativity, hindi yung you know, division, hindi hatred, hindi pag-aaway, pero pag-ibig. And I think it's so important. How did you decide to put this song into your EP? Let's not ask Cookie because she's going to give wrong answers. Oh, yeah? 2014. But it's so important today. So how did Sana come into the list of your songs? Do you remember? Ako nga yata na suggest niya ni. Eh. Oh, galing kay Cookie. Si ba? Ano yun, ano na? Lagi akong wala ko. Sana? Hindi pa, parang kasi ano, maganda talaga yun. Ano? Hope. Hope, yes. Parang natandaan ko noon, parang alam natin lahat yung kanta. Oo. Tsaka si ano yung gumawa niyan eh, si Florante, di ba? Tama ba, si Florante? I think so, yeah. Oh, Florante. Na nagigik. Ay. Cookie? Wala. Yes. Oo, si Florante. And so that, when you decided to put that song out, I mean, that's another song that's on my permanent playlist because it's such a hopeful message. And I think it's so important that today, especially nowadays now, we all feel a little lost. Minsan na-influensya tayo ng mga negativity online. Minsan na-influensya tayo sa galit, sa hatred, sa mga issues na yun. Ito yung kantang babalik at babalikan ko. Kasi it's a message of hope. And really, if you focus on love, you can't go wrong eh. Yes. Diba? Oo. Yan nga. Yan nga. Pero alam mo naman talaga na wishful thinking lang yan ang ginagawa natin. Well, I think, wala. I kasi inom tayo na inom. And then, love din naman to, diba? Love. Cheers. Cheers, ladies. Cheers. De, kasi cheers, naging cheers, ano din namin cheers, na. Naging chef. Naging ano din namin. Naging point of ano din namin. Minsan consideration. Siyempre, laging kailangan paano ba siya isasabihin? Laging kailangan may uniformity, di ba? Para minsan, alam ko na pag-usapan namin minsan na kung kakatingin ba yung ganyan o ganyan. Kasi minsan, siyempre, magugulahan ka sa artist and sa message. Di ba kailangan minsan laging parang wala? Cheers to that. Hindi, minsan kasi, ang gusto ko lang sabihin, di ba, minsan, kung na ako personally, I really look up to this artist, di ba, and the messages, and especially yung pagkakasulat. But of course, parang yung minsan,
yung message hindi oh, siya hindi siya ganun ka pantay doon sa what you promote. So para minsan nagkaroon kami ng issue whether may na-miss pa ako, nawawala eh. Okay lang, Lolita. Kaya ano patawa ka ba yan? Hindi ko alam. Nag-fake news na naman si Lolita. Nawawala kayo. It's okay. Yeah. Yan lang. Minsan nalulungkot lang ako because yung the messages, minsan hindi siya consistent dun sa statement of the well, so it's, for me, actually, it's frustrating. Actually, Cooks, marami naman ang artist na kilala na ganyan, yung parang noon sumusulat about human rights and human, ano, and love of country, love for the country, and lahat. Pero, maraming nangyayaring hindi kayo magkatugma ngayon. So, parang, sige, pero freedom mo naman yan. Parang, sige. Yes. Diba? Ang daming artist ko na kilala na ganyan. Magkaiba ang paniniwala. Frustrated. Frustration and frustrating. Yes. Lasing na ako. Boy, pero tama naman yung pronunciation ng frustration. Oh, frustration. Frustrating. Frustration. Yeah, I mean, it's frustrating now because a lot of people, I mean, we're so divided now. Oh. But I think, yeah, you're right, Bayang. It's their freedom to believe in what they believe. It's our freedom to believe in what we believe. Para minsan nga, i-question mo pa, ano ba, kumain ka ba ng blue pill o red pill? Diba? Diba? Ano ba, mali ba ako? Ano ba? Parang minsan ikaw na yung mga Naki-question mo rin yung sarili mo, diba? Tama ba ako? Do I believe it? But then in your heart of hearts, you know, you can't go wrong with love. Yeah. And you can't go wrong with basic human decency, with compassion, yes, with generosity. And which leads me to my next one. That's why I love the song Sana. Because teacher kong si Tina Yambaw eh. Ayan. So ito yung magandang question niya. How do you see the power of music as a unifying force for peace and development? Kasi yung music and art is an instrument for change. It can be an instrument for protest. It could be an instrument for enlightenment, not just as entertainment. So in your music, in a song, for coming from a song like Sana, di ba? How do you walk the walk? Hindi lang talk the talk eh. How do you walk the walk? In your daily... Yan nga dapat yung sasabihin ko eh. Walk the walk, talk the talk. Napaka-importante yun eh. I mean, you can't say one thing and do another thing. So how do you do that in your daily lives? I think, Jamie, ano, simulan mo na lang sa sarili mong pamamahay. Kasi frustrating yung meron kang nag-i-expect ka na dahil yung artist ko na friend ay gumagawa ng song about human rights and about love and about everything. Dapat ganito siya. Hindi eh. Pero hindi eh. So, mapafrustrate ka. So, para hindi, simulan mo na lang sa sarili mo, sa sarili mong circles, sa sarili mong bahay, sa asawa mo, sa anak mo, sa kasambahay mo, sa komunidad, then siguro magsisimula. Kasi and that's where you practice, where you preach, what you preach. No? And I think that's so important because as artists, kasi, there's a responsibility. There's a certain responsibility because the power of the artist, the reach of the artist comes with a certain responsibility that you can't put out one message and then do something that's opposite. So it's very important that I think we walk the walk. Pero, fair ba yan sa mga artists na sumulat ng mga gandang kanta tapos na nalaman natin na wow, may scandal pala or hindi pa sila ganun? Is it fair to judge an artist by his art and what he does in daily life? Is there a separation?
Yan nga eh, madugong usapan yan. Meron ka pa mang 5 hours. Di ba nangyari na nga yan kay Woody Allen and several others? Hindi, parang yung favorite artist ko, si Van Morrison. He sings the most tender love songs. The most romantic, beautiful, tender songs. He's one of my favorite artists. And then I read his biography. At nalaman ko na abuser pala siya. Wow. He was a wife. He was an emotional wife abuser, beater. Physical abuser, and he was a wife beater. And this biography that I read of his the interviews were conducted by his best friend, who was also a writer. And at the end of the book, na-bring up ng kaibigan niya na paano mo na-reconcile yung mga kanta mo sa buhay mo? How can you write such tender love songs and be an abuser of your partner? Diba? At ang sagot ni Van Morrison sa librong to, all my songs were apologies. Makakilabot naman yun. Diba? So parang, oh my God, but then does that justify it? Diba? But mapapaisip ka talaga eh. All the songs that he wrote were apologies to his wife. Eh, and that, sa akin na lang eh. It's not, sa akin lang ah. Kaya nga nagkakaroon kami ng major argument, diba? Pagkakanta kami ng kanta ni ganyan, tapos kanta kami ng kanta ni... It's not for us to judge, diba? Kasi supposedly, pag na-release na nga yung material na yun, independent na siya eh, tumatayo na siya na... Yes. It takes a life of its own, yes. So, di mo naman kailangan kutkutin pa yung sino mo sumulat nito, mga ganun. Para, syempre magkakabuhay na yung kanta na yun or yung work of art na yun dun sa sarili niyang merit. And lahat naman tayo may masamang side. Eh. Mabuting side, parang hindi mo, siguro, iisip mo hindi ka capable to do it. Pero sabi nga doon sa alienist, di ba? Pero given... Depende rin sa ano nangyari sa past mo, di ba? Sa psychology mo, how you're brought up, yung environment mo, for you to commit those things. So, para, huwag tayo mag-judge at i-appreciate na lang yung, sa akin lang yun, pero minsan nga, ang hirap. Ano? Yun nga yung sinasabi, may sarili tayong truth eh. Kung ito yung truth mo, may yung isa, ito yung truth niya. Yeah. Depende yun sa experience din ng ano yung experience niya ng tao. Pero para sa akin hindi ko kayang intindihin yung mamamatay tao ka tapos hindi pero pwede ba Bayang minsan nag-uusap tayo nung nakainom tayo? Yang. Di ba? Hi, Lolita! Welcome back! We're back! Grabe ang signal dito. Ang lakas kasi ng hangin. Feeling ko nagluto ka na sisig. Hindi, talaga. Andito na ako sa terrace. Nakalabas yung ano. Grabe yung hangin talaga. Hindi, parang yang, di ba, minsan we were discussing, di ba, parang sabi nga ni Bayang, ayoko yata mapunta sa public office kasi hindi ko alam kung magiging hindi ako magiging corrupt. Di ba nasabi mo yon? Pagka nabigyan ka ng ganung pera, I guess doon din sa mga abusers, parang laging, hindi mo siya mai-imagine na magagawa mo, pero paano nga kung given the circumstance ng tao, hindi ko alam, nang hirap ano? Go, Lolit! Ano? nasa money na ba tayo? Nasa money na? Hindi. Si Van Morrison daw, sabi ni Jamie Wilson, napakagandang gumawa ng kanta, pero ano pala, mahilig pala magkalat ng mga, ano, mahilig pala ng littering. Abuser. Abuser yeah, siya. Pero that's their era. Man, andun ka sa era nila. I guess, kung ikaw ay fan ni Van Morrison and during those times, wow, talagang riot ang tao talaga. But, you know, may pagkagano. Ira yan eh, ira. So, it's parang yung nangyayari yung trending o kung ano bang tawag nila dyan. Nangyayari talaga yun. But then... Pero Lolita, wala namang ira sa nag-a-abuse ng wife or nag-a-abuse ng mga kapwa-tao. Walang ira yan, di ba?
Ako nga, hindi, ibig sabihin, like, he was, sabi ni Cookie yung kay Van Morrison, di ba? Kahit ganun si Van Morrison, kung ano ang pinagagawa niya kabastos on stage, pero the, alam ng tao talaga, wow, they love it, you know? So, siguro, di ba? Nangyayari din talaga yun. I mean, yeah, the music that you create takes life. The music that you create takes a life of its own. And once you, parang pag nakanta mo na siya at na-release mo na siya, the interpretation of the songs come from every person who hears it. So iba-iba yung interpretation. And really, tama nga naman si Cookie. Like, it's not our place to judge in one sense. But then, I think it's our responsibility as artists also to perhaps be a better example in a sense, because we're singing songs or you're releasing songs or you're writing songs that talk about hope, that talk about love. And it's so important that you you also have the character of that. At least to a certain degree. Sa experience namin, sa asin. Hmm. No, like for example, yung mga songs na sinulat namin ni Saro Banyares Jr. Can you imagine yung masdan mo ang kapaligiran ng sinulat ni Saro yan? Kasi co-writer ako dyan. But anyway, it was his concepto, no? Wala. Tapos, wala naman nakinig dyan. Tinitingnan nila yung itsura namin. Eh, ito mga bunch of hippies, ganyan, blah, 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 blah. And then, nung lagi ko nga sinasabi, yung kanta na yan, nauna pa yan sa DNR. I mean, mas naman ang kapaligiran was released 1978, man. Ano ba? When was the ang DNR, punyeta, 1988. Oh. Punyeta. Sorry. Hindi, ano yan eh. Diba? Tapos, nung nauso na yan, ganyan, lahat sila, aware na kami sila sa global, ganyan. Pero hanggang ngayon, marami pa rin abusado. Ay, okay. Diba? Oh, kaya nung napunta sa akin yung award, yung first award, alam mo talaga, sinabi ko to, Jamie, it was the last year ng term ni Cory Quirino yun. Ni Cory Quirino. Ni sinus, Cory Aquino. Tama na naman kayong dalawa. So when you got the award? I got the award. You know what I said? Sabi ko, thank you for this award. After so many years, ngayon nyo lang naintindihan yung kanta. Oh, tinabi ko talaga yan. I got the award 1993. So, ilang years yan? From 1978. Oh, di ba? It was Factoran last year niyan. Factoran's last year din. Last term niya. Talaga sinabi ko yon. After so many years, salamat. Sa award na ito, ngayon nyo lang naintindihan. Di ba? Oh. Ano ba sinabi si Cory Quirino? Tamay pa siya. No, but I think Lolita has a point about eras. It's a different world back then. In the 70s versus the 80s versus the 90s, the sensibilities of people were so very different. And the way I think the world viewed the position or the place of a woman versus a man is very different. And I think now, since we are, like sabi nga ni Lolita, di ba? Finally, nagka-DNR. Di ba? Na-intindihan nila yung kanta. Finally, now with more awareness, I think the music and the art that's coming out today demands a little bit more responsibility because nga, the times nga, they are changing. Yes, diba? Yes. Hindi, alam mo, Jamie, yun din kaya nga ginawa ni Gary yung lapis, yung League of Authors for Public Interest Songs. Para siyempre. Ah, siyempre. Oo naman, Miss Cory Quirino. Muriado niya. Alam mo, kasi sabi, isa yan sa kinakatakot ni Gary, yung paano kung yung future generation, wala na bang magtataguyod nung paggawa ng mga kanta, mga protest songs, diba? Parang, yun yung search for that group. Sino yung mga sa mga makabagong henerasyon ang hindi matatakot, hindi mawawalan ng loob, gumawa ng mga kanta na relevant. Hindi lang, relevant din naman ang pag-ibig, relevant din naman ang brokenheartedness. Diba? Pero, kaya siguro, andito pa rin tayo. To remind always, you know?
Kahit naman ako, di ba, pag sa concert namin, pag wala tayong concert with my band, na hindi ko pa rin makanta yung mga bago because gusto nila yung luma. Ay, gusto ko naman. I remind sa kanila na these are the songs that we wrote 43 years ago. Yeah. Di ba, can you imagine? 43 years ago. Oo. Tapos, eto ngayon, eto pa rin. Ganyan. Talaga, hindi tayo natututo, no? I'm glad na to remind them and, you know, to always sing the songs, ganyan, in different versions. Yes. Di ba? Just to remind them that the songs that you were singing 43 years ago are still relevant today. Mm-hmm. They're still relevant today. So we haven't really changed or change is so slow. May tanong tayo dito kay Rogelio Pagdanganan, Clara Jr. If you will compose a song for this pandemic that we are experiencing today, ano yung title ng kantang yun? Ganda lang ano? Title. Yung title. Oh. Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Sorry. Ay, ano ba title? Si Lolit Bayang. Ah, Bangungot. 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 You can't wake up from this nightmare. Yeah. Sampal ng panahon sa kanya-kanyang tadhana, bangungot paggising mo. Sana andiyan ka pa, di ba? I mean, yun na, parang gano'n. Yun, that's it. Mm. That's it. Sa akin, ano? Ano, Cookie? Di Bayang muna. Ha? Ano title mo? Ano title mo? Meron na akong yung kulungan. Nakulong tayo sa... Kulungan, pandemic. Yes. Nakulong tayo sa lahat at mas lalong nahihirapan ang mga mahihirap kaysa dun sa may mga kaya. Kasi usually, lumalabas ang mga mahihirap dahil wala ng pagkain. Yung mga tapos nakukulong sila. Pero yung kabuuan talaga, lahat tayo nakulong. Kinulong tayo. Kung sino man yung may pakanan ito. Ha? Conspiracy theory? Kulungan. Ayan, kulungan. O, punta tayo sa conspiracy theory from fake news. Cookie. Okay, Cookie, what would your title be? If you were to write a song about this pandemic, what would your title be? Teka, di ko alam ang Tagalog eh. Ako lang naman English. Sige, pag-isipan natin. Sige, English mo, Tagalogin natin. Yun. Kasi sabi mo, hindi mo alam sa Tagalog. Eh, pwede hindi. Naman sabihin mo sa English and then... Pahinga. Di ba? Pahinga. O, diba? Pwede rin. Pahinga. O, di ba? Ang ganda. O, kita mo. Cheers! O, ang isa sabi mo yung Tagalog. O, cheers. Cheers. Di ba? Gulo talaga. Maraming salamat, Liquor.ph. Mm-mm. Yes. Oh, wow. Thank you. Maraming salamat. Alam mo, pag tumatanda ka na pala, natututo ka ng uminom sa baso, no? Nang bata ako sa bote namin niinito, eh. Oy, o nga, share-share pa tayo. ako nalulungkot lang ako, hindi tayo pwede mag-shot sa pandemic. Oh, no? Pero palagay ko pwede pa. Alam mo, wala, sa akin talaga, piling ko tinatakot din tayo ng sobra. Well, ito yung idea ko kasi sa pag-iinom. Like, we have live gigs coming back, no, slowly. So, parati yung spiel ko sa mic. Sinasabi ko, di ba alcohol disinfects? Alcohol kills the germs. So, uminom tayo ng alcohol. Ay, tama ka dyan. Para disinfected tayo sa loob. Di ba? Para okay. Naku, baka ma-misinterpret nila yung word na alcohol, ha? Baka yung ayan, ito, rabbing alcohol. May... Wag grabbing alcohol ang tirahin niya. Ay, si Bing! Okay. Oh, karamihan din ang nakikinig ng mga awitin, hindi iniintindi yung sinasaad ng awit, kaya tayo pa ulit-ulit siguro. Parang yung mga nagulat sa concert ng U2. Oo nga, ang dami. Hindi nila mag-gets.
na political songs pala yon, protest songs pala yon. And but I think that's what's nice about, you know, we keep on bringing back the good songs and the old songs and even writing new ones in terms of protest, because we have, I think art this has a responsibility of enlightening or educating people. And I think that's what. So pwede ba kaya namin i-recruit sa lapis? Yeah, sure. I'm very recruitable. Wow. You're recruitable. I'm very recruitable. Pero sabi ko nga kay Bing, alam, pwede ba may sabihin, minsan kailangan talaga tayo maging forgiving. Kasi, Cookie, sa akin, forgiving na tayo forever, ha? As a hindi, country. No. Hindi as a country. Mali. Hindi forgiving as a country. I mean, yung tolerance natin, sa akin lang, ha, hindi naman din kasi talaga masyado nakakatulong yung DDS, dilawan, or whatever words we use to divide us. Because yan yung agenda, eh. The agenda is to divide and conquer. And doon tayo, napapasok tayo doon, kaya nga, andito pa rin tayo ngayon. Because we choose to, Vilma niya, Noranyan ako, ang frustration ko lang, kailan ba tayo pupunta dun sa... Wala na ganun dapat. Oo, yun na nga eh. Diba? Wala nang ganun. Parang stop it. Sa akin na, even with our posts. Kaya, I mean lang forgiving with, sabi nga sa akin, hindi yung painaan-pwent si ganun. Ako, matinding BDS yun. Eh, mahal ko naman talaga siya eh, diba? Talagang love ko talaga siya. Parang, anong gagawin ko na... Diba? So, yun lang, minsan... Ba't napunta sa... I think importante din na we have people na who are real friends, for example, even if they believe in different things, that's also healthy. Kasi at least hindi ka parang echo chamber lang yun eh. Kung pare-pareho yung pag-iisipan nyo, pareho yung beliefs nyo in that sense, then there's no room for argument. There's no room for growth. Yes, exactly. So I think it's important that a healthy discussion would be good. An intelligent discussion. Hindi, paano na pantalolit? Kasi nga tanong ni Bing, bakit daw yung mga political, yung mga songs, or minsan yung mga hindi magka, di ba, magkaugnay yung kinakanta ng artist sa paniniwala niya. So napaka-importante, I think, is that to remember that we're all Filipinos. And beyond that, we're all human beings. I think we all know what it means to. We all know what it means to love. We all know. We all want to be loved. We all have experienced hurt. We all have experienced hate. We all know what it feels like to go hungry. We all know what it feels like to be passionate and disagree with something. So I think that's what I think should unify us all. And I think the best avenue talaga is music. Sana. Because with music kasi, it's different when you listen to it alone. That's why I love the idea that soon magkaka-gigs tayo ulit. Pwede tayo mag-gathering ulit. Because I think music is meant to be shared with people. Oo, and I can't siguro kayo online. Bang hirap kasi camera yung kausap mo eh. Diba? Kaya nga, nakakatulong talaga itong mga palakpak, mga ganyan. Parang feeling ko may tagong... Para, ayan. Alam mo, Jamie, like, itong era na ito, like, ako, pinakamatanda ako dito. I mean, you know, hirap ako sa technology. Like, buti na lang, dapat, yung mga millennials na sinasabi, or ano ba yan, yan, ganyan. Kaso, iba ang paggamit nila ng ano eh. Dinadanal. Parang hindi, you know, di ba? Kasi kung nangyari pa ito noon, well, hindi naman talaga mangyari ito noon. Talaga dapat mangyari ito ngayon, ano? Dapat yung tamang paggamit mo. So, you know, like with technology is a tool. So it depends on how we use it. And I'd like to think that, you know, with people are using technology now to divide us. But that's why I love talking to musicians and artists, because we're using technology to unite us. We're recording music, we're making videos, we're doing a talk show like this using our technology. And I think that's what we need more of.
yung mga up and coming artists or even established artists can use this medium to unite us and get to what's really important. That's why nga eh, kung pagmamahal lang ang pag-isipan natin, okay na tayong lahat. Oo. Huwag lang yung pagmamahal sa ano ah, sa ganid ng mga pera at mga mining. Ah, well, that's true. That's true. There you go. Maraming ibang klaseng pagmamahal. But, okay. You know, I think the love for each other, the love for your fellow human being. Hindi sa akin, Jamie, ito simpleng-simple lang ha. Lagi ko talagang tinatanong, Lolita Carbon, may tanong talaga ako. Ito, naguguluhan ako. Nakakatakot ka magtanong ha. Sige. Go. Kasi ako talaga. Ako pa naman yung taong hindi marunong sumagot ng matino. O sige. Hindi nga. Di ba kasi, ako talaga, lagi kang mag-argue ni Kwachi. Di ba sabi ko, hindi ako maniniwala. Taga may mga taong gagawa niyan. Dahil di ba, wala ba silang mga anak? Wala ba sila? Bakit hindi ba nila alagaan yung Pilipinas? Eh, bakit ganyan kagahaman? Oh. But kung yan yung tanong mo sa akin, gano'n. Oo. Oh, kunwari, yung mga... parang galit ka. Kunwari, yung mga na-involve sa... tagang... Listen. Kunwari, di ba okay. lagi tayo nag-argue. Sabi ko, bakit ba? Imposible talaga. Sabi ko, imposible magagawa nito ito kasi... Wala ba silang mga anak dito sa bansa natin? Sa mundo? Wala ba silang pagmamahal? Kung talagang mahal mo ang anak mo, ang ano mo, hindi mo gagawin yan. Yung ganyan. Oo. Eh bakit ginagawa pa rin? Of course, oo. Anong sagot mo? Gahaman sila, Cooks. Ha? Mahigitan ba ng pagkagahaman ng pagmamahal? That's greed. Greed. Alam mo, hindi ako perfectong... Power. Hindi ako perfectong magulang, no? Pero siyempre, mag-i-start yan sa home, eh, sa home base mo or yung mga parents. Kasi minsan, talagang ano eh, hindi na makontrol minsan, ano? Ang kabataan ngayon. Iba, ayaw ko magkaroon ng comparison. Pero iba talaga yung panahon ngayon. I'm asking the politician. Like, for example, yung mga bata, hindi na makikinig sa'yo. No. Pero I'm asking yung mga politicians na naggagawa ng mga corruption or even yung mga ganun mga batas na... So, hindi ko taga maintindihan. Di ba nila mahal yung mga anak? Cookie, nagpapatayan nga, mga nagpapatayan nga ang mga politicians para lang sa power and money. Yeah. So, and you know, hindi... And if we stop and think about it, diba? Yeah, they have children. May mga anak sila. What if they think that they're so right that they're doing this for their children? But only their children. Oh. Eh, hindi yan. Kaya nga. Hindi siya pangmalawakang... Yes, hindi siya universal. Hindi, kunwari ako. Kung ako parent, hindi naman ako mabubuhay ng 100 years para tignan yung anak ko, di ba? So, di ba dapat gagawa ka ng society na maganda para sa anak mo at sa apo mo? So, minsan hindi ko taga masyado maintindihan. But I think that's what we should do. Lahat tayo naguguluhan kasi gusto natin for good, lahat. Puro ka maganda, di ba? We just have to be strong for them, you know? Talagang paglalaban din natin kung ano yung tama. Yes. And I think that's what we need to do. Ay, mali. And continue doing. Yun. Dapat applaud. We have to fight for what's right. Okay, yeah. Ladies. So let's go into our rundown. Okay? Tagal-tagal na natin. Nag-uusap. Sorry, Jamie. Parang, okay. Nako, thank you for being here. But okay, ito yung rundown natin. I'm going to be asking you 10 questions. What's the first answer that you think of? Okay? Let's go. Okay. Each person will... Ay, wag ako mauuna dyan, ha? Youngest muna. Okay. So, first question number one. What is your favorite word? Favorite what? Is your favorite word? What's your favorite word? Word. Lolita, let's start with you. Lolita. Sabi mo ko. Ano sabi mo? Hindi kita narinig. Lasing. Lasing na.
Oh, what no, is your favorite word? Yes. What is your favorite word? Yes. Ano yung paborito mong salita? Food. 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 Okay. Yeah. Food. Oh, food. Bayang. Because what's your I love to eat, I love to cook, and I love to share food, you know? Yes. And yes, enjoy ako sa food, you know? Uh-oh. Bayang, what's your favorite word? Mayumi. Because my daughter is Mayumi. Ah. Cookie. Wacky. Wacky. No. Hindi mo naman specify kung proper noun o common noun. Okay lang yan. It's the first, the word, the first answer you come, that comes across your mind. Okay. Ano? Okay. So what is your least favorite word? Lolita. Least. Least favorite word. Yung ayaw mong... Kasi, Lisa, kasi ano, Queen, lahat gusto ko sila lahat. Lisa. Kaya, sige, nilista natin. Nilista natin. nilista natin. Least favorite word. Oo nga. Anong salita ang ayaw mong marinig? Ayaw ko marinig? Ayaw ko makarinig ng chismis. Chismis. Okay, good. No chismis. Bayang, what's your least favorite word? Hindi naman no chismis. Ayaw ko lang makarinig ng gano'n. Malas. Malas. Cookie. Bawal. Bawal. Bawal uminom. Yan, ayaw na ayaw ko yan. Okay, next question. Question number 3. What turns you on? Lolita. Boobs. Boobs. Bayang, boobs. Ang answer ni Bayang, boobs. Lolita, what turns you on? What? Wow. yung magandang boses. Ah. You know, magandang boses. Ang tamig ng term dyan, yung basta. Bedroom voice. Yung bedroom voice. Eh, something like that. Something like that. Yung maski yung speaking voice. Yung, with you know, matching, ano ba yan? With matching, with matching, hello. Hello. Okay, oh. So, Bayang, your answer was boobs? Boobs. Boobs. Cookie, what's man, your answer? Man, boobs. Nako. Cookie, what's your answer? What turns you on? The mind. The mind. Yun. Okay, next question. What turns you off? Lolita, what turns you off? Walang kwenta kausap. So kami pala yon, kami pala. Kami pala. Ikaw wala akong sinabi ah. Hindi ko alam ang term doon. Basta yung mga gano'n, yung mga kwenta kausap. Oo nga. Oo nga naman. Oo nga naman. Bayang. Oo, Bayang you. Oy, walang kwenta kausap pero gwapo. I wish alam ko yung term ha. Ano magtawag doon yung walang kwenta kausap? Ayun. Ikaw ayaw ko naman sabihin bobo. Teka nga, Jamie, pwede ba ako ha? Sige, go. Na-witness ko naman niya na walang kwentang kausap pero ubod ng gwapo, kinausap pa rin niya. Sino ako? Oo. Kasama tayo noon. Ito talaga. Hindi naman ako kinausap ha. Kinausap pa ako. Ayaw kong kausap. Oo, kinausap ka nga. Alam mo, hindi ko maalala yung sinasabi mo, Cookie. Always. Yeah. Okay, let's go to Bayang. Yung ex-husband ko, ha? Maganda, masarap kausap yun. Ay, kaya pinakasalan mo. Cook, sino yun? Cook, sino yun? Sino yun? Mamaya. Mamaya. Oh, Bayang, ikaw naman, what turns you off? Yung walang puwet. Oh, kita mo. Ako din yun eh. Ako na tayo. So, Cookie, ikaw rin. Walang puwet. Wala akong puwet. Kung walang puwet, turn off na yan. Ay, hindi. Ano yung turn off mo? Sa akin yung ano, yung mabaho yung hininga tsaka kilikili. A-
ako lang ang pwedeng may mabahong hininga. Pero gusto ko yung may kachichas. Wow. Okay, next question. What sound or noise do you love? What sound or noise? Ako yung ano, yung tunog ng dagat. Yung very, you know, yung tunog ng dagat, yung ano. Very relaxing. Sumasabay sa, Siguro lahat naman gusto yung tunog na yun, di ba? Nami-miss ko ang tunog na yun. Kasi matagal nang di nakaka-out of town. Yes. What about you, Bayang? What sound or noise do you love? Yung tawag ng anak ko, Mama. Mama. Oh, wow. Cookie? Kain na! Wow! Okay, next question. Ano naman yung sound na pinaka-hate mo? Alam mo, ito, hindi ko alam kung sakit ito or may phobia ako. Alam mo yung when you, pag may hinampas ka na dingding, tapos parang hilaw na si Medo. Yung gano'n. Mm. Ayoko nung gano'n. Like yung slam ng door na tapos boom. You know? Yeah. May, ano ba tawag sa mga gano'n? Praning? May tao sa bubong. May tao sa bubong. May SWAT team sa bubong. Diba yung phobia na ngayon, parang yung bubong yung... Mm. Oh, naayaw ko siya. Parang ako nalulunod. Mm. Oh, Bayang, what about you? Ano nga yung question? Ano yung sound na pinaka-hate mo? Oh, no. Yung baril. Sound ng baril. Sound ng baril. Yeah. What about you, Cookie? What about you, Cookie? Sirena ng polis. Yun. Ambulance. Wow, ganun. Ba't ka natatawa, Loli? Na-excite ka doon, no? Na-excite ka dyan sa polis, no? Ikaw pala, praning. Hindi, grabe kasi. Experience ko sa mga pulis. Tinayala na ng pulis na kayo mo. Di ba nakaka-stress, di ba? Di ba nakaka-stress? Ano ba? Di ba protectors natin sila? Mali mo naman ko ambulansya. Pareho lang ng tunog yun. Kaya nga. Saka ba? Oh. Sa ambulansya. So, basta siren. Okay. Di ba? Okay, next question. What is your favorite curse word? Ano yung paborito mong mura? Pwede naman eh. Rated R naman to. Ay. Rated 2. Ako talaga pala mura ako. I mean, the pukot pang, you know, ganon. Yan. Kasi, siguro mama, alam mo, like your dad, yung ira ng dad mo, yung mga, palamura sila lahat. Hoy, sa presinto ka magpaliwanag. Diba? Hindi kasi ganon yan. So, eto ha, maniwala ka, nung namatay ang father ko, sabi nung anak nung step-sister ko, putang na patay na si Lolo. Ganun sabi niya. Kasi yung Lolo niya, which is my dad, mahilig talaga magmura. Yung bang, alam mo na, yung parang... It's natural. It's natural. Oh, so parang ano, mag-break, putang na, ganda ng araw. Di ba, ganun, putang na, sarap. Di ba? Something like that. Okay. What about you, Bayang? Alam ko. Ano nga, Cooks? Ayoko nga sabihin. Namura na ba kila mo? Hindi. Na-witness ko lang yung mga namura mo. si Bayang, pag nagmura, malamping ko eh. Hindi, pag galit na galit ako. Ako ba? Na naman. Tang na, no? Ganun lang. Ayan, yan. Okay. Galit na galit ako. Pero hindi talaga ako nagmumura ng yung ano lang. Paggalit lang. Ikaw, Cookie. Hindi rin ako talaga nagmumura. Siguro, kasi pinalaki kami sa Catholic school, alam mo yung guilt complex. Diba? Naalala mo, Jamie, pag mga, ha? Kami ng bata kami, bakit nagsabi ka ng S-H-I-T?
Di ba yung parang taga, hindi mo taga, mas, so, pag nakainom na ako na todo, tapos nakikipagharuta na ako sa color or sa tres, yung pinaka, gusto ko sabihin, pakyo kay Budet. Si Budet kasi mahilig mang asal si Budet eh. Pakyo, ganyan. Pero, paloko lang yun. But, but laging tumatatak sa isipo, yung tatay ko kasi, masyado yung ano eh, masyado siyang maano sa words. So sabi niya, lagi kang maingat sa bibitawan mong salita. Dahil yes. Yan ay... Pero sa iba naman kasi, depende rin, mga Batanggenyo, grabe din magmura. Eh, ako, sa akin lang yun. So, fuck you! Pero parang laging pa... May konting lambing pa. May konting patawa. Okay, next question. If you could perform or collaborate with any artist, living or dead, who would it be? Oh, ang dami niyan. Isa lang. Ang dami. Top of mind, sino? Yung sa ngayon, wala akong maisip, pero kasi ang dami nila, ang galing nila, you know? Lalaki, babae, it doesn't matter, ganon. Doesn't matter. First name that pops up in here. Si Bob Dylan! Favorite mo, Lolit? Oh, yeah. Bob Dylan. Bayang, what about you? Natulog ka na ba, Bayang? Ako. Yeah, Bayang. John Lennon. John Lennon. So we have Bob Dylan. We have John Lennon. Cookie, who would it be for ako, you? Ako, na-collaborate ko na eh. Si Loli, si Bayang, si Gary. Wow! Yeah! Wow, my heart! Hindi totoo yan. Alam mo, Jamie, lahat yan pinakikinggan ko lang. Pero ang collaboration ko ay yung may movement. Hindi ko naman... Eh, palagay mo ba, kung makakolaborate ko si Linda Ronstadt, makikinig ba sa akin yun? Siyempre, hindi. Baka. So, nakakolaborate ko na, yung pinakapangarap ko makakolaborate. Kaya nga, iyak. Wow. Ay, si Gary Ganada, yun. And yun. Ultimate. Ikaw naman, okay, next question. When you get to heaven, which is not a long time, it's a long time pa from now, okay? But when you get to heaven, what would you like God to say to you? Lolita? What would you like welcome. God to say? Welcome. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Welcome, my daughter. Welcome, girl. If you were to so okay, so Lolita would like God to say welcome to her. When you get to heaven, my daughter, parang ganyan. What would you like God to say to you, Bayang? Ang ganda mo. Yes. Maihi ako. Ano ba? Okay, Cookie, ikaw naman. What would you like God to say to you? Ako bahala kay Waki. Huwag ka nang mag-alala. Wow, galing ah. That's nice. Ganda. Yun lang lagi ko. Naman yan. Oo. Ang gusto ko na lang, yun lang naman talaga ang dahilan. Ba't pa tayo ako nananatili dito? Huwag naman. Okay, last question. Kailan ka ba magbabarbecue? Ay, barbecue? Ah, barbecue? Na-distract ako bigla. Barbecue? One for the road. One last question for the road. So for anybody starting out in music or the arts today, anong advice or words of wisdom na mabibigay niyo sa kanya? Ay, last na yan si Lolit. Si Lolit na pinaka. Ako muna pinaka bata. Uy. Okay, go. Pinaka inexperience sa akin. Makinig. Kasi yung tunay na pakikinig ha, hindi nakikinig lang tapos nakikinig ka sa dami mo comment sa utak mo. Makinig sa lahat ng forma ng music, lahat ng mga isa-maga at damdamin. Yun lang. Kung marunong kang marinig, makinig, you will never go wrong.
Okay, that's right. Good. Bayang, what advice would you give? Gumawa ka ng sarili mong tunog, sarili mong style, at huwag kang manggaya. Huwag kang manggaya. That's good. And Lolita? Ako na ba? Yes, Lolita. Oo nga. Yes, oh. What advice would you give? Ako parang yung sinabi ni Cookie, kasi di ba, parang yung merong libu-libong taong nanood sa'yo, pero wala naman actually nakikinig. Pero merong isang bata na talagang all ears, all eyes sa'yo at nakikinig talaga. Tama yung sinabi mo, Cookie. Makinig ka and open your ano, bukas lahat and then learn to accept and then makinig ka and then it will follow. Everything will follow. Parang ganun. Okay. Good. Okay. So last call na. Last call. Galing. Teka, shot muna tayo. Oh, shot. Parang gusto mo na matapos yung programa natin. Cheers, darling. Woo. Okay, last call. What's next for you girls? Mm! What's next? Yun na nga, gusto ko nga iparinig yung kanta natin eh. Pwede po? Sige. Hello, okay, pwede. Nasa akin. Ano ito, excuse me? Naka-pack up lahat ng gitara ko rito eh. Hindi. Wag, hindi kami kakanta. Ipaparinig ko. Alam mo. Pwede ba yun, Bayang? Akala ko, kantahin natin. Ako, willing ako, kantahin natin. If you have the minus one sa iyo. Ay, huwag na natin patay. Wala, kasi hindi ko pa memorya. Hindi, diba? Pwede ba namin i-play yung ano namin? Kasi hindi pa kami nakaka-sign up dahil hindi pa, ano pa ang gagawin? Sa pandemic. So you're going to play an unreleased song? Yeah. Is that allowed? Yes, by all means. It's an exclusive. Ano yung title? Isa pang ang beer dito. Teka lang ha. Lab, paano ba ilabas dito yung music? Okay, para malaman nila. Love. Para malaman din nila, Jamie, na itong kanta na ito, kahit hindi pa lumalabas, this is written and originally by Isagani Ibarra. Isagani. So, talagang, oo. Para marinig nila, kahit in case na may ito. Mamirata man at sinabi namin. Nadidinig ba? Meron ba? Yes, meron. Yeah. Ako'y umiibig sa isang lalaki. Di naman ako pinapansin kahit ano pa aking gawin. Ako'y talagang sagad na, di na magkatiis. Wala na bang pag-asa, wala na bang magagawa. Isa pa ngang beer dito, dali-dalian lang ninyo upang malimutan ko ang hapti ng damdamin ko. Isa pa ngang beer dito, dali-dalian lang ninyo upang malimutan ko ang hapti nilang damdamin ko. Ano nga bang talaga ang gusto mong gawin ko? Gusto mo bang ako ay lumuhod, magmakaawa sa harapan mo? Sa'yo na lang ang pag-ibig mo, magkakalimot din ako. Mahirapan man ako, yan ay magagawa ko. Sa tulong ng isa pang beer dito, dali-dalian lang ninyo upang malimutan ko ang hapti ng damdamin ko. Isa pang beer dito, dali-dalian lang ninyo
kalimutan ko ang happy na lang damdamin ko. Exclusive! Isa pa ang beer dito. Isa gani exclusive Ibarra. Yan. Exclusive! Ladies and gentlemen, that's the new single from Tres Marias. Pero wala pa kami. Hindi namin alam kung saan namin re-release. Oh, so they can, first time natin pinarinig to, no? Kay Jamie, no? In public. Thank you so much. That was a fantastic song. Tapos ang sarap pa mag-sing along. Ang sarap diba? Na di ba? Hindi, tsaka Jamie, babae ang kumakanta. Isa pang ang beer dito. Yeah. Pero pag tinugtog mo yan, magkakagulo yung mga waiters. Kasi lahat nag-order. Oo oh, nga. For a change, babae naman ang hihingi ng beer. That's a beautiful song. That is such an awesome song. Thank we you love you, so Isagani. Yes, Isagani Ibarra. Tagal na namin hindi nakikita. Ay, maraming salamat. So, ladies and gentlemen, that's the Tres Marias. So, where can we catch you next? Bayang, you have a Christmas song out, right? Yeah, yung pangarap ko maging Pasko as band, composed by Christine Bendibel. At gumagawa kami ng mga videos with my band, Naliagan Band. Sana panoorin nyo. At nasa YouTube din kami. Bayang Barrios at ang Naliagan in YouTube. Yes, please subscribe to the YouTube channel. Cookie, where can we see you? Yung YouTube din, pero hindi ko naman, walang nangyayari doon. Tapos, kung saan lang ako makakanta. sa Facebook, tapos sa Miko. Basta, kung ang gusto ko lang taga i-promote, Jamie, ay I know ang takbuhan na lang nating mga artists ay yung streaming. So, please support your streaming artists. Minsan naguguluhan ako dahil pag yung mga sa ibang bansa, grabe sila mag-support sa artist nila, di ba? In lieu of virtual gifts. Ang dami ko nakakausap na parang, Cookie, papadala ko lang sa iyo yung pera, di ba? Parang, ayoko naman magmukhang para kung, actually, I'm doing it for all, na para yung ibang artist din. Yung virtual gifts is like going to a bar. Yan yung equivalent ngayon ng sitwasyon natin. So, it means a lot to artists if you support them. Just any way you can, be there or kahit mga ilang ano lang. So, yun lang pinapamote ko. Support the artists na nagsistream. Malaking bagay po sa kanila yon. Nakabigay ng pera sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yun lang. Yes. Thank you, Cookie. And Lolita, you have a gig in Brothers Mustache, no? Yeah, Brothers Mustache. We still have this November 14 part 2. Kasi yung
the ticket is actually 1,000 lang, pero mapapanood mo yung dalawang show na yun. Mm. Diba? Like sa sinabi ni Cookie, alam mo, music lang din ang magpapahil sa atin. And music lang din ang makakatulong sa atin. So, binabalik ko lang yung sinasabi ni Cookie, let's support. Diba? Ang musician, artist, kasi tayo lang yung walang sap, walang yung ayuda. You know? But okay lang naman dahil talaga ko nangangailangan sila. No? Pero syempre, tao rin tayo na we have maintenance, like ang dami nating ano. So, supportahan natin ang kapwa natin artist. Lahat na, whether singing, dancing, or ano, whatever. Basta, yung, magtulungan lang tayo, magtulungan tayo. And yung Brothers Mustache, November 14, part 2. Supportahan natin. Kasi yan yung mga tumulong ng mga folk singers din na talagang nasa halid. Teka, pwede ba ako, pwede ko ba kayo mabahala? Mm. Birthday ni Lolita Carbon. Oh, happy birthday! Happy birthday! Not today, but on Friday. Happy birthday! I love you! Happy birthday! Thank you guys. Advance. Salamat, salamat. Ikaw nakatakas ka sa ano ha, nakatakas ka sa handa. Ganon. Well, we'll all be joining you on November 14 in our Brother's Mustache. Yes, please, but, please, and share the talent and And share the love. Don't forget to share the love. Yes, so, ladies and gentlemen, I'd like to thank you, Bayang Barrios, thank you, Cookie Chua, thank you, Lolita Carbon, thank you, Tres Marias, for being here tonight. Maraming salamat, more power to you. Thank you, and, Jimmy Wilson, and offshore. Alam mo, this is nice, yung pro, itong ginagawa mo, Jimmy, I like it. Kasi, para lahat sila updated. I mean, you know, di ba, paano ba tayo magkikita-kita, kundi, ito lang sa ginagawa mong event, and it, nakakatulong ka, nakaka-inspire ka. Thank you sa... Thank you. Program mo na ito. Thank you. So thank you, ladies and gentlemen. That's the Tres Marias. Maraming salamat. Madrid, thank you. Thank you. Thank you, Ms. Hempburns. Thank you, ladies and gentlemen. Okay, so we're going to be announcing the winner of the Offshore CD, and I have it right here. Hang on. All right. You're going to get to... you get to win the Midnight Emotion CD from One Click Straight. All right? One Click Straight, you're going to get to win because you gave us... Wait, where's my camera? There we go. Yeah. You gave us an amazing question. So, Tina Yambao, please message the Offshore Music Facebook page and so we can get your details on how to get this CD from One Click Straight to you. We need your delivery details, so please message them. So, wow. It's amazing to have these three ladies on my show tonight. And wow, I didn't realize that we were going to be reaching 2 hours. But hey, ang sarap ng kwentuhan eh. So just a few promotions out there from Offshore Music. Please subscribe to their page, their YouTube channel. And they've got a Spotify channel as well, an account that you can subscribe to listen to new music. We have Suspiria Pink. They just dropped a new single called Dismember Avenue. There's a band called Sulo. A band from Cagayan de Oro has a single out called Kawalan. And Jun Lupito's new album, Body 3 NMRK, is out too. And it's wow, if you want some classic Pinoy rock, that's the album to listen to. And Eliza Marie has a new single out called Miss America. So please subscribe to the Offshore Music channel. And please subscribe to all the artists that you love, all the Filipino artists that you love, their YouTube channels. Follow them on Kumu. Drop your virtual gifts. There are other apps out there like Miko and other streaming apps that they have, even their Facebook Live. It means a lot. Your support means a lot to all the artists that are having a hard time now because, hey, we just want to play and we want to do our art for you. We'd like to thank Liquor.ph for our booze tonight. Dos Maderas Rum. Ooh, that was strong and that was fun. Thank you also to the Milo Buns from Buenas Dias Panaderia. They're so delicious. I already had a box, a whole box. Every bite of that Milo Bun is like a taste of my childhood. And maraming salamat
to Offshore Music. Maraming salamat sa inyo for tuning in tonight. And of course, hey, next week, we're going to be chatting with automotive guru, the famous vlogger, and the coolest tito on the airwaves. Ang guest po natin next week is Mr. James Deacon. We're going to be talking about what music he listens to and how music has made a difference in his life. So, this is On The Rocks. Maraming maraming salamat for tuning in. I'm Jamie Wilson, and I'd like to remind you to please stay safe, stay strong, and stay sane. Keep rocking, keep rolling, and if all else fails, let the music keep you going. Because if life's gotten you shaken or stirred or mixed up or on the rocks, what matters most is that you take your shot. So, cheers to you all. Thank you very much and good night.